tinha saído. Antibiotics. Mas marami din kasing mga cases is overwork, overstraining, physical trauma, parasitic, viral, or bacterial. Possible din ang mga cases. So, ito yung nireport sa atin ng farmer. Tsaka ito lang natin. Natapos na tayo mag-treat mga ka-livestock. Ginawa lang natin ay nag-treat tayo ng penicillin, antibiotic para against infection. Bigay din tayo ng flunixin para anti-inflammatory. No? So, bigay tayo sa kabila. No? Yung dosage, yung i-compute nyo lang yung dosage. No? So, maganda talaga yung flunixin sa inflammatory conditions such as orchitis. No? Ang technical term palagi ng case namin kanina ay orchitis or the inflammation of the testicles. No? So ito yung mga details, ito yung mga flash ko lang dito. Na ito yung mga predisposing factors sa orchitis. Tsaka ito yung treatment. So salamat nga pala sa pag-continue to like, share, and subscribing and supporting the channel. Na, thank you! Thank you and shout out to my son Jalil. I love you my son. At saka sa mga subscribers all over the world, thank you. And saka shout out sa asawa ko. I love you na eh. Masaka sa lahat, sa walang sawang sumuporta sa akin from the start. Thank you. Thank you very much and as always, glory to God.